Nanawagan ang grupo ng mga nanay para hikayatin ang produktong walang mercury habang ginaganap ang paglunsad ng ban toxics sa pag-aral ng mga alternatibong produktong walang mercury sa Pilipinas ngayong National Poison Prevention Week. Sa ginanap na press conference ng ban toxics, ipinasilip sa mga kagawad na media ang mga produktong walang mercury gaya ng mga batteries na ito na ligtas gamitin dahil ito ay may lithium na. Ang mga lead bulb naman ay walang mercury sa loob at mas ligtas ito kaysa sa mga bumbilyang may CFL. Kailangan din alamin sa mga pakete na non-lead lamps kung may taglay itong mercury o wala. Samantala, ligtas na rin gamitin ang mga blood pressure at thermometer na digital na. Sir, meron po ba kayong may recommend ng mga products na mercury free? Ay, ito. Hello, hello. Ito sir, puro mercury free products po ito. Mga digital speed manometers, digital thermometers, mercury free batteries, LED lights, no? What mas available po ito, based nga po sa ating study ay at mas ito na talaga yung nagdo-dominate ng market kasi maganda rin yung ating policy framework. So, kaya-kaya na ng Philippines na mag-move towards mercury-free alternatives. Paano naka-apekto ang mercury sa ating kalusugan? Ang ating nervous system ay sensitibo sa anumang uri ng mercury at dahil sa kanilang kakayang manuot hanggang utak, ang metal mercury at metallic mercury ang pinakamapinsalang uri nito. Sa pagkalantad sa maraming mercury, maaring makasira ng tuluyan ang ating utak, bato, o maging ang lumalaking fetus sa sinapupunan ng isang nagdadalang tao. Ang mga epekto ng mercury sa pamamaraan ng utak ay ang pagiging mainitin ng ulo, pagkamahiyain, panginginig, pagbabago ng paningin, upanrinig, at pagkamalilimutin. Minsan kasi mapipiloso po kape eh. Hinahawakan po ngayon, wala naman nangyayari. O sige, hawakan mo araw-araw hanggang ilan taon para malaman mo kung may mangyayari talaga. So, yun yung sinasabi namin ng information campaign na gamit kayo ng PPE kasi toxic yan, nakakalason. Hindi, hinawakan ko yan kahapon eh. Wala naman nangyayari sa akin. So, yung famous line sa isang movie na akala mo lang wala, pero meron. Nakamagandang example ng Minamata disease as discovered in Japan is yung, well, incognitive motor nga, yung saliva, pag na-excite sila, yung parang may ADHD, and then yung laway, usa na lang lumalabas, hindi kaya yung na-encounter ko when we were in Minamata. Kahit nakasintidad ko sila, naka-dicks yung dito kasi tulo lang ng tulo talaga yung laway. So that is the severe effect of mercury. Ako si Nolan Ariola, nag-uulat para sa DCRJ 18 AM, ang Radyo Bandido TV.